What's up mga kabayan? So wala na po tayong edit-edit, diretso na po tayo sa meron po akong i-share sa iyo, sa inyo po na kaganapan po dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ito po yung mga dinaranas namin dito bilang OFW, share ko lang po para may bahagi sa inyo at naway makapagbigay po tayo ng tulong especially po dyan sa Pinas sa mga nangyayari po sa mga kapwa ko po OFW po dito sa Riyadh. So let's start po. Ako si Alvin Castro Benitez. Kita trabaho dito sa Riyadh Restaurant of Leisure as a pastry chef. Isa na po akong positive COVID. Positive po ako dahil pinacheck ako ng boss ko na akala niya hindi ako positive dahil kailangan niya ako sa trabaho. Dahil una pa man yung baker namin na Indiano na nag-positive po, nilihim nila na nag-positive para hindi kami matakot na magtrabaho. Nilihim nila yon para magtrabaho kami. Pero ako takot na takot. Pero tinakot nila ako. Kung di ako magtrabaho, gagawa na ako ng problema. Kahit sinabi kong nilalagnat na ako, masakit ng ulo ko nung time na yun, pero nagsasabi ako nung totoo. Kahit sinabi ko na mamatay na buong pamilya ko, ayaw pa rin nila maniwala. Baka may virus na ako, ako. Ayaw pa rin nila maniwala. Pinacheck nila ako. Tapos hindi pa lumalabas yung resulta, pinagtrabaho nila ako. Kung lumabas yung resulta, ayun, nag-positive ako. Ng kaso ako, yan na puminga, nangunuyot yung lalamunan. Nilalabanan ko na lang po. Ay, niwalay ako sa kwarto, sinama ako sa kasama ko nag-positive, tatlo kasi kami, yung chef na Morogo, nag-positive. Nagsama ako doon, ginamot ko yung sarili ko. Hanggat tumagal-tagal na, nagpa-check up na naman yung mga iba. Halos yung lima na yun, apat ang nag-positive. Isang Pilipino, ay dalawang Pilipino. Bali, tatlo na kami mga Pilipino dito. Yung supervisor, na alam ko may sakit pang labor yun. Ngayon, nakahiwalay na siya. Pera lang yung mahalaga ng boss namin. Pero yung kaligtasan namin wala. Ngayon na alam na nila na lahat kami dito mayroon na siguro 100% yun. Sinama kami sa mga dalawang Pilipino na hindi pa na check up. Hindi naman nila ipapacheck up yan eh. Kasi magkakagastos sila 1,800 SR. Ito ginastosan kami ng boss namin para makapagtrabaho lang, makakuha ng certificate na negative kami, pero nag-positive kami kasi gusto niyong kumita kahit takot kami. Ano, nagpapatakbo ako pero hindi nila ako kinuha. Hindi daw pa malala. Sabihin natin, delikado, bakit lumalabas ako yun kahit positive ako? Dahil positive nila, alam namin positive silang lahat. Iisa yung pinaglulutuan namin, pinagliliguan namin. Ayan, yun po yung tatlo. Hindi pa napacheck up yun. Tapos ito yung mga accommodation namin. Ito yung kasama kong hindi pa napacheck up. Pinagsama kami sa isang kwarto. Tingin nyo, safety yan mga sir. Ito rin yung kasama ko na nag-positive mo din siya. Phase 3. Ito rin, sir, si Joben. Hindi pa na ipa-check up. Sana po matulungan nyo kaming makauwi na. Oo. Delikado na kasi dito. Po, dalawang kasama namin dito sa kwarto ay positive na po. Ilang araw na kayong positive? 1 week na. 1 week na? Oo. Tapos kami po, hindi pa kami nagpapa-check pero nakaramdam na kami ng sintomas ng COVID. Na nanunuyo yung lalamunan,
Tapos walang action yung aming ano, employer. Tsaka matagal na rin po kaming hindi nakakasweldo nung March pa po. Tapos yung kalahati lang binigay. Yung kalahati hanggang ngayon hindi pa binigay. Hindi rin kami nakapagpadala sa Pilipinas. Sana po makita nitong video na to na matulungan kami para kahit papaano po ma-check up lang kami o makauwi na lang po. Yan nga po, kagabi medyo nakaramdam na rin ako ng pananuyo ng lalamunan. So halos hindi ako nakatulog hanggang alas 2 na madaling araw dahil nga sa naramdaman ko. Sinikap ko na lang pagalingin ng sarili ko. Uminom ako ng mainit na tubig na may asin hanggang sa medyo gumaginhawa yung aking pakiramdaman hanggang sa nakatulog. Gaya rin po nung sinabi na iba kong kasamahan, gusto na rin po talaga namin makauwi. Dahil yung employer po namin dito ay walang ginagawang aksyon. Sana po ay matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Tignan niyo yung sitwasyon namin. Positive ako, hindi sila napacheck up. Hindi na na-isolate yan. Kumbaga, ang sitwasyon namin dito matira-matibay. Palakasan ng loob. Sana po matulungan niyo po kami na hanggat nabubuhay pa kami, huwag niyo nang hintayin na may mamatay pa. Sa ating Pangulo at ating mga gobyerno, dapat tulungan niyo po kami na makauwi na. Mamamatay kami dito. Hindi ko kami tutulungan.